Mag-aral kang mabuti. Yan ang katagang maririnig natin sa ating mga magulang dahil alam naman natin na ang edukasyon ay isang pundasyon sa ating pagkatao. Ito din ang ating sandata saan man tayo mapunta. Ang edukasyon ay mahalaga sa bawat isa. Ito ang nagsisilbing hakbangin natin para matupad ang ating mga pangarap. Kaya sa bidyong ito ay matutunghayan nyo kung gaano kahalaga ang edukasyon sa ating buhay. Kaya simulan na natin. Magsisimula ang ating kwento sa dalawang magkaibigan na nagngangalang Anita at Maria. Pareha silang nakatira sa iisang syudad at nag-aaral sa iisang universidad. Pero may kaibahan din silang dalawa. Si Maria ay kailangan makipagkompetensya at kumuha ng ilang special exams para lang matanggap sa eskwelahan at makabawas sa ilang gastusin makapasok lamang. Si Anita naman ay kabaliktaran ni Maria dahil madali lamang sa pamilya niya ang bayaran ng kanyang pagpasok sa nasabing universidad. Mayaman kasi sila at ang pamilya ni Anita ay kilalang nagmamay-ari ng ilang malalaking negosyo sa kanilang syudad. Pero kahit magkalayo ang kanilang estado sa buhay, ay nananatili pa din silang magkaibigan ng mga sandaling yun. Madalas pa nga silang lumabas at magbanding sa ilang restaurant malapit sa universidad nila para makapag-drinks. Dito napunta ang kanilang usapan tungkol sa pag-aaral dahil nakikita ni Maria na parang binabaliwala lang ito ni Anita. Para kasi kay Anita, ang edukasyon ay para lamang sa mahirap. Hindi niya ito kailangan dahil mayaman siya at walang bagay o pangarap ang hindi niya pwedeng makuha dito. Alam niyang may mararating siya kahit wala siyang edukasyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may lumapit na waiter sa kanila at tinanong sila kung ano ba ang gusto nilang orderin. Nagsalita naman si Anita sa kaibigan na, "Tignan mo tong waiter. Alam ko wala na siyang kayang gawin sa buhay. Bukod sa bigyan tayo ng isang masarap na cocktail." Ngumisi si Anita kay Maria at si Maria naman ay umorder lamang ng isang mamahaling cocktail para sa kanyang kaibigan. Pero medyo natagalan ang order nila na ikinadismaya ni Anita. "Bakit pa ang tagal? Kailangan ba talaga tayo mag-aksaya ng oras? Kakahintay sa waiter na yan?" Si Maria naman ay sinilip ang lalaki na may binabasa at tila may nire-review sa kalagitnaan ng trabaho. Sa kanilang paghihintay ng matagal, sa wakas ay dumating ang waiter na dala ang drink. Sabay hingi ng pasensya kina Anita at Maria na tila estres sa hirap ng kanyang trabaho, lalo na madaming customers that time at iilan lamang silang waiter. "Sabi ko naman sa iyo eh, ang edukasyon ay para lang sa mahirap na gaya niya." Si Maria kahit hindi pabor sa kaibigan ay walang nasabi dahil sanay na siya dito. Dahil sa inis sa waiter ay dali-daling tumayo si Anita at isinama si Maria palabas ng restaurant at pasigaw na sinabi sa waiter, "Ikaw na ang bahalang magbayad niyan." 10 taon ang lumipas, madami nang nagbago. Kinasal na si Maria at kasama ang kanyang asawa, sabay nilang napalago ang ilan nilang naging negosyo. Si Anita naman ay hindi nagawang matapos ang kanyang pag-aaral sa universidad, pero nabiyayaan ang yaman at ilang negosyo ng kanyang mga magulang. Masaya si Anita sa marangya niyang buhay na halos nakalimutan na niya si Maria sa kanyang isip na dati niyang kaibigan. Bukod pa dun ay nabiyayaan na din siya ng anak sa lalaking iniwan din siya
matapos siyang buntisin na naging rason kaya maaga siyang nahinto sa pag-aaral. Subalit, isang trahedya ang dumating kay Anita. Bumangga ang sinasakyan ng kanyang mga magulang na ikinamatay ng mga ito. Lumagpak ang buhay ni Anita. Hindi niya nahawakan ng maayos ang kanilang mga negosyo na umabot sa pagkalugi. Walang kamag-anak, walang magulang at walang edukasyon na pwedeng magbangon sa kanyang muli. Naubos niya ang ilan nilang yaman sa bisyo at pagbabarkada at hindi nagawang makapag-ipon na kanyang sariling pera. Kung may maiiwan man sa kanya, yun ay ang kanyang anak. Pero sadyang pinaglaruan siya ng kapalaran dahil nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang anak at kailangan nitong maoperahan ayon sa mga doktor. Isa itong malaking dagok kay Anita. San siya kukuha ng pera para sa operasyon ng kanyang anak? Dito pumasok sa isip agad ni Anita ang kanyang kaibigan na si Maria. Kahit pa ilang taon din itong hindi nakapagparamdam sa kanya. Sinubukan pa din niya kausapin para makapanghiram ng pera. Kahit na may pagkakataon noon na natanggihan niya ito nang nagkasakit ang ama ni Maria. At kailangan din ng pera para makabili ng gamot. Sa tingin niya ay iba naman ang sitwasyon nila ngayon, lalo na't bata ang maapektuhan. Dito nahanap ni Anita ang contact number ni Maria at dito sinabi niya na kailangan niya ng tulong pinansyal. Sumagot naman si Maria ng mahinahon sa tawag. Gusto ko sana mag-abot ng tulong pero kailangan ko pa kasi mag-invest ng pera para sa ilan kong negosyo. Kung sana inayos mo lang ang edukasyon mo at hindi mo binaliwala ang yaman at karangian na iniingatan ng iyong pamilya. Sana maayos ka ngayon. Sabay binaba na ni Maria ang telepono. Dahil sa pangyayari, pumaroon na si Anita sa ospital at pagpunta niya sa kwarto ng kanyang anak ay sinalubong siya ng isang nurse na may ngiti. Maayos na po ang lagay ng inyong anak. Okay na po ang naging operasyon. Sambit nito kay Anita. At nung mahawakan na niya ang bill at kanyang makita, ay nagulat ito dahil sa napakaliit ng bill out na kailangan bayaran na nagkakahalaga lamang ng 5 euro. Pinuntahan niya ang doktor ng kanyang anak at kinausap ito. Dok, parang may pagkakamali po dahil hindi naman siguro magiging ganito kaliit ang bill ng aking anak. Bayad na ang anak mo. May anak din ako at nakilala agad kita. Gusto ko maunawaan mo kung papaano ang edukasyon ang naglagay sa akin sa katayuan ko ngayon. At dahil dito ay nailigtas ko ang iyong anak. Yang bill na yan, ikaw ang may utang na kailangan bayaran sa akin dahil sa mamahaling cocktail na iniwan mo at yun ang kailangan mong bayaran. Agad naman binayaran ni Anita ang doktor na siya palang waiter na inalipusta niya noon. Dito ay nalinawan si Anita sa mga salitang binitawan niya dati na ang edukasyon ay para sa mahirap lamang. Pero nagkakamali siya. Dito natunghayan natin kung paano dinala sa ganong sitwasyon ang dating inalipusta dahil lamang sa edukasyon. Alam naman natin ang pagiging ignorante ay para sa mga taong nagpapaibabaw sa pera at umaasa lamang sa yaman nila. Tandaan na ang pagsusumikap lalo na sa edukasyon ay nagbibigay ng magandang resulta sa bawat isa at huwag tayo mag-aalipusta ng ating kapwa dahil lamang sa mayaman tayo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya sa susunod na video ay magsama-sama ulit tayo. At ito ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.
Thank you.